Kumusta po kayo mga kapatid ko kay Kristo at mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po saan man kayong sulok ng mundo no, na nararating po ng program natin sa pagkakataong ito. At live po tayo ngayon dahil meron tayo ditong nakita naman o napansing video no, sa social media, isang reels na ginawa na merong caption na pakinggan daw natin kung sino nga ba yung tama sa kanilang tatlo, no? Connect with God daily daw, no? Dahil kinuha niya yung statement ni Brother Eugene Gapo kay Father Darwin at ang isa pa pong pare, no? Para palitawin na merong kontrahan sa kanila mismong mga pahayag. So ngayon mga kapatid, ay atin pong investigahan kung totoo nga ba nagkaroon nga ba ng kontrahan ang pahayag ni Father Darwin at ni Brother Eugene Gapo at yung isa pang pari, no? Atin pong bigyan ng tamang konteksto sa pagkakaunawa o analysis ang pahayag dito po sa programang ito. At kung kayo po mga kapatid ay bago pa lamang dito sa ating channel, ay pwede po kayong makapag-subscribe sa ating YouTube channel, Katotohanan Tayong Pag-usapan. And of course, sa ating pong Facebook page, you can follow Katotohanan Tayong Pag-usapan, Brother Mel Facebook page. Ayan. So, pwede nyo rin pong ibahagi no, ang video ito na kung saan man po kayo ngayon nakaka-tune in o nakakapanood sa Facebook at saka sa ating YouTube channel. Ito po mga kapatid, ang video na tampok natin sa oras na ito, sa pagkakataong ito, ang video na ginawa ng kaibigan naman natin no, sa Kaibayo sa Pananampalataya para naman na matuligsa ang ating iglesia. Pakinggan po natin mabuti. Una, sa video ni Brother Eugene Gapo. Kulang eh. Kulang yung Biblia. Kulang. Kulang detalye yung sa Biblia. Hindi kumplito. Sasabihin ko sa inyo, the Bible is not complete details tayo. Di ba? Wala. Wala talagang complete details with regards about Biblia. So ito po, no? Meron kasing pinutol na pahayag ni Brother Eugene Gapo itong nag-upload na sinabi ni Brother Eugene Gapo na Bible is not complete. Well, in fact, agree naman po tayo doon na hindi naman po kasi sole authority o yung fullness of truth ang nakasulat sa Biblia. Kasi meron pong katotohanan na hindi po nakasulat sa Biblia and even the Bible can explain that. Kasi yung issue po dito kasi mga kapatid, this is with connect to yung quote po ni Father Darwin, yung 1 Timothy 3:15 na naikot po. Connected pa po ito ang isyung ito no sa nagawang video. So pakinggan po natin sa pagpapatuloy. Base na lang tayo sa mga history. Dili ang Biblia may pillar and foundation of truth ha? Ayan, so tamang-tama no mga kapatid. Kasi ang sinasabi hindi ang Biblia ang pillar and foundation of truth. The Bible itself doesn't believe no na ang pillar in foundation of truth is the Bible. Kundi, hey, paminaw ma, dili ang Biblia may foundation, pillar and foundation of truth. Ang Biblia, ang simbahan. Ayan. So, sinasabi ni Father Darwin, ang simbahan talaga, no? Ang foundation in pillar of truth. In fact, the Bible is the word. Ito. Dito po, mga kapatid, pakinggan mo natin mabuti, ang ito ang ginamit niya to cite upang palitawin o ipahayag mga kapatid, mga kaibigan, na si Father Darwin, Brother Eugene, at saka itong pare na ikinot niya kinat niya yung video ay mayroong kontrahan. Pakinggan niyo pong mabuti ang context kung ano po ang sinasabi ng pare. Bago po natin bigyan ito ng magandang komentaryo. The word of God, the source inspiration, the life of Jesus, and it could be a source of our salvation. Sabi niya, it could be
a source of our salvation. Ang Bible, it could be a source of our salvation. In English, yan. Kulang eh. So, klarong-klaro po doon mga kapatid, it could be a source, it could be, no? Hindi po sinabi na the Bible itself is the pillar and foundation of truth. So therefore, no mga kapatid, ito ay malinaw na malinaw po na walang kontrahan. Kasi sabi ng pare sa last video, it could be a source of salvation, no? Totoo naman talaga. Because we can read in the Bible, no? Yung teaching sa Biblia po mga kapatid ay nagtuturo within regard sa salvation. Pakinggan po natin uli yung kinote niyang pare. Kung ano nga ba kasi kinokontra niya yung statement ni Brother Eugene Gapo at ni Father Darwin para palitawin na nagkakontrahan. Pero ang totoo niyan mga kapatid at mga kaibigan, wala pong kontrahan o wala pong contradiction sa kanila pong mga statement o pahayag. In fact, the Bible is the Word of God, the source of inspiration. The Bible is the Word of God, the source of inspiration. Oh, source of inspiration. Hindi po sinasabi na pillar in foundation. Huh? The life of Jesus. The life of Jesus. Yes, the life of Jesus is stated or was stated there in the Bible. No? Nakasulat na po yan sa Biblia, ang buhay po ng Panginoong Hesus. The Old and the New Testament, no? Old Testament ay yung prophecy pakatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. In the New Testament, ang life na ni Jesus. It is all about Jesus. Ang nakasulat sa Bible. Wala naman pong contradiction doon. Even though, as Catholic, we believe, no? Na tama talaga yon. But, it doesn't follow na mali na ang statement ni St. Paul na kanya pong sinabi kay San Timoteo na pillar and foundation of truth ay ang simbahan. Ayan. And it could be a source of our salvation. And it could be a source of our salvation. It could be a source, no? So, hindi sinasabi na ang Bible is the pillar and foundation of truth. Hindi po ganoon kapatid ang context. Ayan ha. So sana naman talaga no bago natin gawan no ng captions, no, ipagka-cut natin yung mga videos. Sana naman talaga na unawaan natin yung context. Ha? Pwede no interviewin mo ang paring ito kapatid na gumawa ng videong ito, no, na pinagputol-putol, interviewin mo. Tanungin mo siya. Kung siya ba ay hindi naniniwala sa 1 Timothy 3:15. Kung mali ba na pillar and foundation of truth ang simbahan sa 1 Timothy 3:15. Kung mapapatunayan mo yan, well, may posibilidad na tama ka na mayroong kontrahan, but it doesn't follow na tama ka na sa Bible alone. No? Kasi hindi kasi Bible alone. No? Hindi kasi papasa ang Bible alone, mga kapatid at mga kaibigan, kahit basahin mo ang Biblia from Genesis to Revelation, no? Bible alone cannot be proved na tama. Okay? Hindi talaga pwedeng mapatunayan na kahit sino man na pag sinabi nating maniwala ka sa Biblia lamang, yan ay sasapat na. No. No. It's very wrong po, mga kapatid, na maniwala po tayo sa nakasulat lamang, no, sa Biblia. No, na sinasabing Bible alone. Kasi kapag ganyan ang mangyari sa atin, no, ay talagang mislead, no? Talagang magkakaroon tayo ng misleading, no, sa ating pamumuhay, ha? Ayan. Kasi kung pagbabasihan natin yung sinabi ni San Pablo po, mga kapatid at mga kaibigan, sinabi ni San Pablo na pillar and foundation of truth ay ang simbahan. Okay? So, hindi po yan gawa-gawa lamang, kundi sinabi talaga sa Biblia. Ayan. Kung sinabi sa Biblia, bakit po hindi ito napapaniwalaan, hindi pinapaniwalaan?
Bakit po ayaw paniwalaan ito? Ito, pansinin po natin ha, yung particular na binanggit no sa Biblia po talaga, mga kapatid. Dito po sa 1 Timothy 3:15, ano nga ba talaga no ang konteksto ng 1 Timothy 3:15? Ito nga ba ay nangangahulugan, mga kapatid, na pillar and foundation of truth no ay hindi ang simbahan. Pillar and foundation of truth nga ba ang Biblia? Basahin nating maigi ito. In case I am delayed, so that you will know how people ought to conduct themselves in the household of God, which is the church of the living God, the pillar and foundation of truth. So sinasabi po dito, yung church of the living God o yung iglesia ng Diyos, yung church of God, no, ang simbahan mismo ay pillar and foundation of truth. Pero baka mamisinterpret po tayo ng mga kaibayo natin sa pananampalataya na MCGI na kinote lang po ang pangalan sa Biblia, Members of Church of God International Incorporated, na hindi naman nababasa sa Bible yung incorporated, no, bakit dinugtungan pang ganyan, ay baka mamisinterpret po tayo kasi kinote nila yung pangalan ng kanilang simbahan sa Church of the Living o Church of God, no, dito sa Biblia. Ito po ay nangangahulugan na itong simbahan na ito, sinasabi ni San Pablo, ay ang simbahang tinatag mismo ng Panginoong Hesukristo. At isa lang po yung simbahang yan. At itinatag niya through St. Peter, no? Hindi niya po itinatag yan sa, na hindi po sinabi ng Panginoong Hesukristo na I will build my churches, no? Hindi po maraming simbahan ang itinatag ng Panginoong Hesus. Bagkos sinabi niya po ay, iisa lang talaga, no? Singular. Isang simbahan lang talaga, no? And I say to you, Peter, in Matthew chapter 16:18, you are Peter, and on this rock, I will build my church. Ano yung, you know? Itatayo niya? Yung simbahan, itatayo through St. Peter. And the gates of Hades, or death, will not overpower it by preventing the resurrection of the Christ. Ayan. So, through St. Peter po, mga kapatid at mga kaibigan, the church was found, no? Ito po ay itinatag, no, ng ating Panginoong Hesukristo ang simbahan sa pamamagitan ni San Pedro. So, kung itinatag po ang simbahan sa pamamagitan ni San Pedro, anong simbahan kaya yan? So, we as Catholic believe that St. Peter is the first pope of the Catholic Church. At ang denial po yan, hindi po yan kayang i-deny ng kahit ni sino man. Dahil totoo po, may katotohanan po, no, na ipinapakita, no, na talagang si San Pedro ay ang unang Santo Papa. If we base our arguments based on history, so makikita po talaga natin, mga kapatid, mga kaibigan, na si San Pedro ay unang papa ng simbahan, and if we trace back of the founder of the Catholic Church, no, it will fall to Jesus Christ, no. Talagang lalabas na ang Panginoong Hesukristo ang founder. Kaya yung 1 Timothy 3:15 na iglesia ng Diyos, yun ay it refers, no, to the church founded by Jesus Christ, so no other than the Catholic Church. Ayan. So napaka klaro po niyan, mga kapatid, na katotohanan. So sana talaga ay matanggap, no? At yung gumawa po, mga kapatid, no? Ang gumawa po niyan ng video, so sana talaga ay matauhan din, no? Na hindi talaga tugma sa context ang ginawa niya pong video para palitawin na mayroong contradiction sa statement po ni Father Darwin, ni Brother Eugene, at saka yung isa pang pare, no? Mayroon kasing nagsasabi na, hindi kasi klaro siya, pero
Merong akong nabasa noon sa social media, sa Facebook specifically, na yan ay si Father, ano daw, si Father Shano. Iwan ko lang kung totoo yun, na si Father Shano yung nasa video yan. Pero, kahit na sino man po siya, hindi naman po nang contradict yung statement niya sa statement po ng ni Father Darwin at saka ni Brother Eugene. Hindi naman po nagkontrahan. So, what contradict here is the understanding lang po, yung pagkakaunawa nung taong gumawa o nag-cut ng video at saka na-upload niya sa social media. So, yun lang po ang pinakamalinaw dito mga kapatid na ipinapakita ngayon sa pagkakataong ito na contradiction o kontrahan. Yun ay ang kanyang understanding. So, sana po hindi po tayo madala no sa mga maling turo at maling aral ng ibang sekta ng pananampalataya. Patuloy po natin mga kapatid na pag-aralan no ang ating pananampalataya, at kung may makita man tayo na mga katulad po niyan na mga video na sinisiraan po ang ating simbahan at sinisiraan po particularly yung mga naglilingkod po dito, no, nakikita naman po natin na mali naman po yung kanilang accusation. So, huwag po tayong matakot. Ipaglaban po natin ang katotohanan. Sinasabi nga sa Book of Sirach, no, na fight for the truth until the end, and the Lord will fight for you. So, ipaglaban po natin, no, yung Sirach 4:28, no, ipaglaban po natin yung katotohanan, at ang katotohanan na daladala natin ay sasamahan tayo ng ating Panginoon. So, do not be afraid to proclaim what is right, no. Tulad po, no, ng alam naman po natin, siguro some of us will reason out na because I respected them, no, hindi na lang ako kikibo. So hindi po ganoon kapatid. Kasi kung titingnan po natin yung turo talaga ng ating simbahan, so hindi ko dapat na mananahimik na lang. So dapat kumibo ka talaga. Kibuin mo talaga yung mga tao na tumutuligsa sa simbahan. This is our obligation, no, na kailangan, no, na gawin talaga natin. Kasi meron tayong official na katuruan sa simbahan na ito ang inuudyok sa atin na gawin natin kapag sinisiraan ang ating simbahan o kapag kinakailangan po mga kapatid at mga kaibigan na ipaliwanag din natin ating pananampalataya. Basahin po natin itong Catechism of the Catholic Church 1285. Baptism, the Eucharist, and the Sacrament of Confirmation together constitute the Sacrament of Christian Initiation, whose unity must be safeguarded. It must be explained to the faithful that the reception of the Sacrament of Confirmation is necessary for the completion of baptismal grace. For by the Sacrament of Confirmation, the baptized are more perfectly bound to the Church and are enriched with the special strength of the Holy Spirit. Hence, they are as true witness of Christ, more strictly obliged, yan, more strictly obliged to spread and defend, yan, no? The faith by word indeed. So, kung tunay tayong mga Katoliko, kaya nga, yung may kasabihan po sa yung isang santo natin, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith, since Cyril of Alexandria. And, bakit po ganoon? Kasi, ito pala sa Catechism of the Catholic Church 1285, sinasabi po dito, as a true witness of Christ, more strictly obliged to spread, ipalaganap talaga eh. Ipalaganap talaga. If you are confirmed Catholic, ipapalaganap mo talaga ang iyong pananampalataya. Hindi mo ikakahiya yan. And defend the faith by word indeed. And defend, no? Ididepensa mo talaga, no? Baka sabihin naman ng iba mga kapatid,
Eh, paano yung statement ng Pope? Kagabi po, pinag-usapan yun. So, mayroong lumabas na, na technical error daw yung pagkasulat. Eh, sabihin naman natin na yun yung statement ni Pope Francis. Wala naman pong kontrahan doon sa teaching natin, especially doon sa 1285. Kasi, ang ginagawa po ni Pope Francis is, kanya pong hinihikayat ang mga hindi Katoliko na tanggapin, no? Ang pananampalatayang Katoliko. Kung nauunawaan po nila ang context noon. Kasi pag sinabi po kasi natin na katulad yung claim ng iba po, no, ng INC na tatag ni Felix Manalo, sila lang yung maliligtas. So kapag yan po ang ating claim, nako, napakaiba po, napakakaiba talaga, no. Kasi inilalabas mo na sa konteksto yung mga hindi mo kapanampalataya, no. Dapat talaga ilagay natin sa konteksto din na kung saan ay pwede rin silang maniwala at manampalataya sa pananampalatayang Katoliko. Yun po yung ginawa ng ating Santo Papa. Kaya wag po natin kontrahin yun. No? Wala, hindi naman po heretical yung ginawa po ni Pope Francis. Hindi naman po siya nag-declare ng against the Catholic Church. Again, balikan po natin yung 1285 ng Catechism of the Catholic Church. We are perfectly obliged, no, to spread talaga, no, ipalaganap talaga ang ating pananampalataya by word and deed. So yan talaga ang dapat natin, mga kapatid at mga kaibigan, na gawin, spread our faith by word and deed, no. So wag na po tayong magtaka pa, no, na ganyan. At isa pa, balikan natin yung pananampalataya po ng Bible alone, no, pananampalataya ng Bible alone. Kasi ang pinapalitaw dito ng nag-upload ng video ito ay merong kontrahan daw, dahil sila ay naniniwala na Bible lamang, Bible alone. But then, mga kapatid at mga kaibigan, kung titingnan at babasihan din po natin itong sinasabi din dito sa Biblia, ayan, na ang statement ni St. Paul ay ang pillar and foundation of truth is the church, ay makikita po talaga natin na napakalabo talaga at napakalayo na maging basihan ang Biblia lamang. Kasi ito po, mga kapatid, ang kanila pong hawak-hawak, no, na passage in the Bible, and they claim na, oh, ito, sinasabi mismo sa Biblia, no? Klarong-klaro ito. Tingnan natin ito, mga kapatid. And 2 Timothy 3:16, every scripture is divinely inspired and profitable for teaching. Ayan, for teaching, for conviction, for correction, for instruction in righteousness. So ito po, mga kapatid, oh. And ito, that the man of God may be complete, no? Fully fitted to every good work. Etong word na complete, no? Akala nila, no? Inakala talaga nila na kompleto na ang Old and New Testament. No? Kinumpleto na talaga, no? Na sinasabi or binabanggit dito mismo sa ikalawang Timoteo 3:16-17 na sinasabi na, no, Biblia lang, sapat na. But if you really understand the context, mga kapatid, ay malayo po, no, kasi kung ilalagay natin ang logic na sa pagbabasa nito, so ibig sabihin pala, yung Biblia ay hanggang 2 Timothy 3:17 lang. How about chapter 4? Wala na bang chapter 4? Kasi ang nakalagay dyan, no, ay sa 3:17 lang, oh. 3:16-17 lang, hanggang 3:16-17 lang 'yan. What I mean here, mga kapatid, katulad po ng Book of John, 'di ba? 'Yan ang pinakahuling yung Revelation. Yan ang pinakahuling na isulat ni John the Evangelist, no? John the Apostle. Ang pinakahuling libro
o scripture na naisulat, na nailagay for the in the compilation of the Bible is the revelation which was written after na isulat na po ni San Pablo ito kay Timoteo. If that's the argument, mga kapatid, na Bible alone is enough. So ibig sabihin pala, hindi na kailangan ang revelation, hindi na kailangan yung Epistle of Peter, Epistle of James, Epistle of John, the first, second, third Epistle of John. Hindi na pala kailangan yan. If that the arguments, mga kapatid, na lilitaw, no, na kapag babasihan lang natin na Bible alone is enough, so lalabas dyan po, mga kapatid at mga kaibigan, na may problema talaga, no? Kasi pag na-trace na po natin, no, ang history of the date, kung kailan na isulat ang mga scriptures or yung mga epistles, specifically sa epistle of Paul to Timothy, ay lalabas, no, after the epistle of second epistle of Saint Paul to Timothy, wala na palang karugtong, no? Yan ang lalabas talaga. Pero dahil yung context ay talagang inuunawan ng Katoliko, ng simbahan, hindi ganyan. Kaya nga, no? Kung babalikan natin yung 1 Timothy 3:15, tama talaga ang sabi ni Saint Paul, no? That the foundation and pillar of truth is the church. Tama talaga, no? Hindi talaga yung may pagkakaila na katotohanan na ang katotohanan talaga ay mababasa talaga natin sa simbahan mismo, no? Base, no? Sa simbahan talaga, no? Undeniable truth po 'yan, mga kapatid. So hindi po 'yan mapagsisinungaling ang katotohanan ang atin pong daladala. Kaya nga sabi din ni San Pedro sa mga gumagamit po sa epistle o nakakabasa ng sulat ni San Pablo ay malaki talaga yung impact, no? Dahil hindi talaga nauunawaan, no, ng mga tao ang sulat ni San Pablo. Kalimitan nga po ay binibigyan ng mali, no, na pagkakaunawa. So if that's the argument na nabibigyan pala ng maling pagkakaunawa po, mga kapatid, ang context of the Epistle of Saint Paul, so hindi talaga nakakapagtaka, no, na hanggang ngayon ganoon pa rin ang ginagawa ng kaibayan natin sa pananampalataya. Ayan. Ito. Basahin po natin yung ikalawang Pedro 3. Umpisan po natin yung pagbabasa sa talata na 15. Ito po, mga kapatid. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Ayan na. So it's referred to the salvation pala yun. Hindi pala yun yung fullness of truth pala ay hindi pala yung Bible lamang. Taglay, ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalaala. Kaya lang, ito, pakinggan niyo mabuti, mga kapatid, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Yan. So, hindi na po nakakapagtaka na sa panahon po natin ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, marami ang gumagamit ng Biblia, ng talata sa Biblia, at mali ang konteksto
Dahil even na time pala ng ating ng mga early Christians ay nangyayari na talaga ito, no? Sabi niyan, ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. So minamali ang context, no? Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Katulad po ni Pastor Apollo Kibuloy na ngayon ay detained, no? Hopefully na totoo talagang detained niya kasi hindi pinapakita yung kanyang mukha. So ipinapahamak ang sarili kasi ginamit ang konteksto sa Biblia, kinut ang kapitulo at bersikulo at sabihin siya yun. Yung John 14:6 claimed by Pastor Apollo Kibuloy na nanitin na ngayon na sinasabi, dadaan muna kayo sa akin. Hindi kayo makakapunta sa Ama. No? I am the way, the truth, and the life. No, sabi niya ni Pastor Apollo Kibuloy, mga kapatid. Pero ang totoo niyan, mali ang konteksto. Hindi lang pala sa sulat ni San Pablo, kundi sa iba pang kasulatan, sabi ni San Pedro, na minamali ng mga tao noon. Even the early Christian, nagkaroon na pala ng problema ganito, mga kapatid at mga kaibigan, until that time, no, na nandito ngayon sa ating kapanahonan. Uulitin ko po, mga kapatid at mga kaibigan, ha, sa ikalawang Pedro 3:16, napakagandang ulitin kasi ito, no, ang bahaging ito. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. So, it's hard to understand, pero may mga kapatid tayo na ayaw ng mga biblical scholar na pag-aaral. No? Biblical scholar yung mga support, sana ayaw nila. Bagkos, they want to understand it in their own. No? By their own understanding, by their own limitation, by their own opinion. And yet, ano nangyayari po mga kapatid? At, binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang. Yan, klarong-klaro yan. So, binibigyan kahulugan pala ng mga mangmang ang Epistle of Apostle Paul, mga kapatid. At magugulo ang pag-iisip. Kaya, hindi po nakakapagtaka na mayroon pong gagamit ng sulat ni San Pablo at mamaliin po ito. Katulad po ng 1 Timothy 3:15, tama na ngayon nakasulat eh, na ang church is pillar and foundation of truth, tapos sinasabi pang mali daw, kasi mga mangmang daw ang nagmamali nito at mga magugulo ang pag-iisip, sabi yan ni San Pedro, sa ikalawang Pedro 3:16 po, mga kapatid at mga kaibigan, na naisulat at nahibahagi niya po, no, sa atin. And hopefully talaga, ay magising sa katotohanan ang mga naggagamit po ng maling konteksto. No, katulad po nito ngayon, sa ating tinatalakay, merong isang tao na gumawa po ng video at sinabi pa niya na sino nga ba yung tama sa kanilang tatlo? Ginawa pang kontrahan, pero wala namang contradiction. Both of them are right. No? Lahat naman po sila ay tama, no? Totoo po ang kanilang sinasabi. Both of them, no? Tama po 'yun, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya lang, ang mali po dito ay ang context po nila, no, sa pagkakaunawa. Kaya nga sinabi din ni San Pedro, ulitin ko po sa unang ikalawang Pedro 3:16, na sa mga sulat po ni San Pablo ay marami ang nagkakamali sa pagkakaunawa nito. Ang iba nga ay binibigyan ng maling kahulugan. No? At na-pinpoint siya pa, yung mga nagbibigay ng maling kahulugan, yun ay mga mangmang at mga magugulo ang pag-iisip. Kaya, kung ayaw natin maging mangmang at magulo ang pag-iisip, mga kapatid at mga kaibigan, huwag na po tayong makisawsaw pa at makisali pa sa maling pagkakaunawa ng mga taong ganyan. So, dapat talaga unawain, alamin natin ito sa totoo talagang konteksto nito. Ha? Kasi kapag, delikado kasi mga kapatid, kapag paniwala lang tayo ng paniwala sa mga hindi naman pala totoo na itinuturo sa mga totoong Kristiyano. Kasi even though the time of St. Paul, no, sa sulat niya po sa Galacia 1:8, ito po mga kapatid ng ating mga ating pong mababasa dito. Basahin po natin maigi.
Subalit, parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo. So marami po ang nagbibit-bit ngayon ng Biblia, nangangaral. Pero iba pong pinapangaral nila. No? Ibang Jesus ang kanilang ipinapangaral. Ibang Kristyanismo ang kanilang pong pinapangaral. So, sabi ni San Pablo, parusahan nawa ng Diyos. In the other version po, sumpain. No? Sumpain ang sinuman na mangaral na ibang iba, no, sa pinangaral po talaga ng mga early Christian. Napaka katakot-takot at napaka-delikado po na gagawa-gawa ng kwento sa social media, gagamitin ng Biblia. Naku, delikado po yan mga kapatid. Kung sa iligay no na version of the Bible pa, nakasaad po dito na may kapahamakang mapapaimpyerno talaga ang tao na nagtuturo, no, ng mali. Kasi gumagamit nga ng talata sa Biblia pero mali ang konteksto nito. Ayan. Katulad po ng ang pinakasikat na maling konteksto po mga kapatid, of course, yung Exodus chapter 20 verse 4. Maling konteksto ang ginagamit ng mga kaibayo sa pananampalataya. So delikado po 'yan, no? Lumayo pa kayo diyan mga kapatid sa mga gumagamit sa talata ng Biblia na mali po ang konteksto nito. Kasi maaari po na mapahamak po tayo niyan. Kaya nga, no? Bumalik po tayo sa kung ano talaga ang tinuturo sa atin, yung tamang katuruan. Ito nga yung palaging argumento ko kapag meron akong ma-encounter po mga kapatid na dating Katoliko na lumipat sa ibang sekta ng pananampalataya. Ang tanong ko talaga ay, honest to goodness, ikaw ba, no, noong Katoliko ka pa, pinag-aralan mo ba ang iyong pananampalataya from start to end? Eh, alam niyo po mga kapatid, no, hindi ako sinagot niya ng direktahan. At saka talagang pinaamin ko sa kung anong totoo. Ang sagot niya po sa akin, hindi. Kaya nga, yung follow-up statement ko sa kanya, sabi ko, hindi na ako magtataka why you were converted. No? Hindi talaga ako magtataka kung bakit ka o paano nga na ikaw ay lumipat sa pananampalataya mo dahil mismo hindi mo nauunawaan ang pagkakatoliko mo. So, wag po nawang mangyari sa atin mga kapatid, no, at mga kaibigan na ganoon din, no, na hindi natin na tayo ay lilipat lamang sa ibang sekta na hindi natin napag-aaralang mabuti ang ating pananampalatayang Katoliko. Bagkos dapat talaga na inuunawa natin ito. Ayan. Unawaing mabuti. Hindi natin na maniniwala na lang tayo. Katulad ng ginawa nitong kaibigan natin sa ibayo sa pananampalataya na gumawa siya ng cutted video, pinagdugtong-dugtong at ginawang reels. Pero, na-detect pa rin natin mga kapatid na mali pala ang kanilang pagkakaunawa sa kanila mismong ginawa. Ayan. So, sana pang kapatid ha, patuloy nating pag-aralan ating pananampalataya at patuloy nating papurihan ang Diyos na dakila. Kasi sa Kanya ang kadakilaan, magpakailanman. Amen.